nakita ko kasi ito na siya, maganda yung bahay, may kisa na, may tayo. Wala na akong aki kasi wala na akong gagamitin. Then, sabi ko, jackpot ako dito. At the same time, nagustuhan ko yung ano, yung attic dun sa likod. Excited ako kasi gusto ko siyang lagyan ng mga saktong gamit lang. At the same time, marami akong plano. Komportable naman daw ang simula ng pagtira ni Michael sa bahay. Pero habang tumatagal, tila may nakikistake na raw sa kanyang bahay. Oo nga po, hindi ko kasi talaga ako naniniwala sa mga multo, sa mga nagpaparamdam. Hanggang sa isang araw, dumaan yung dating may-ari ng bahay na to. Biglang nabanggit niya sa akin, wala ba akong nararamdaman? Hindi na lang ito binibigyang pansin ni Michael ang animoy pagpaparamdam. Pero tila nais na umaagaw ang kanyang atensyon. Ganun daw rin, Kitty. Minsan, ay yung guni-guni na may dumadaan sa kusina. Tapos may nakasigil dito sa bandang PR. Yung lagayan ko ng ulam, yung takip, bigla siyang bumaligtad siya. Inala pa ni Michael, sa atit ng bahay niya, nagmumula ang kapabalaghan. Biglang merong labag ng tao, mararamdaman mo na mabigat. Pag yung maliligo ako, yung feeling ko pa yung may nakatingin sa akin habang naliligo ako. Dahil siyempre mag-isa na ako sa bahay, natatakot din ako. So hindi ko na lang siya ininisip. Wala naman kasi akong choice kasi dito na ako nakatira. So ang ginagawa ko na lang, pag nakikita ko siya, nag-pray ako. Para isipan kay Michael kung sino, kung ano nga ba ang husband niya. Ang worry ko lang kasi yung parang makapanakit siya. So sana hindi dumating yung point na yung meron na siyang nakakita na lang. Malaki lang siya. Pero according to dati may ari niya. Mag-asawa siya. Dati ko hindi pang sinitelyo. Para tulungan si Michael na kilalaan ko sino o anong paliwagang kilalang na nakatira sa kanyang bahay. Binisita siya ni paranormal researcher Ed Caruan. Gali po, ano pong meron dito sa inyong family? Kung malamit. Hindi ko alam sa mga. Paparamdam sa akin, hindi ko meron. Sa mga nagpamuntang dito. May sulit lang yun eh. Yung mga yabag, yung parang tao. May sulit lang siya sa bandang kusina. Pinuntahan agad kaya ang bahagi ng bahay kung saan madalas daw may nagpaparamdam. Gumamit siya ng dowsing rod para matukoy kung saan ang konsentrasyon ng enerhiya ng di nagpapakitang nilalang. Ano yung gumagulong? Ito kasi ako. Sa part. Ano po ito? Ito ba yung ulit yun? May parte po kasi na. Kwarto? Sa din po madalas may yabag po. Ano po ba itong lugar na ito? Ako din po dun sa mga taon na po dito, yung una-una po talagang doon na. So, gusto rin po. Pwede po siyang silindeng. Inagyap ni Ed ang atik ng bahay ni Michael. Gumamit din ang spirit box si Ed para makusap ang kumano yung kaluluwang nakikitira kay Michael. Pwede sila kayo yung aking lola. Ano po ang pag ano ba? Bob, pwede ko po kong malaman kung bakit kayo na rito. Dito po ba kayo nakalipit? Dito. Ngayon po dito. Ikaw ba ang gumigising sa kanto? Hindi. So, ano pa? Hindi. Sunod na nagsagawa ng cleansing si Ed. Sa tulong ni Bulo, maaari doon maalis ang bakas na mga kumanoy kaluluwang nasa lugar. Meron tayo na parang lang, pero mostly mga imprints. Tapos, in connection with kung ano siya dati. Dati siyang sementeryo at posible, mayroong nasakop na mga remains o mga hindi niya sa itong bahay. Yung question, bakit teritoryal o bakit hanggang doon lang siya? Kasi most probably, yun yung spot kung saan siya nakalipin. Kung nasaan yung kanyang remaining energies. Yun, kaya yun yung nag-gather, yun yung nagulo. So hanggang doon lang siya. Huwag yung i-attempt ako pag-communicate kung hindi naman kayang tuloy-tuloy yung communication. Nakikita man! May nararamdaman lang. Magdasal tayo na gusto para sa kapatay ni Jesus.
Pinalo ang selebrasyon ng Tamunan Sinugpa Festival.